Neno, Cupra. Tsaka isa pang ano to, isa pang pwedeng side lane para sa EPOs. Meanwhile, Team Chick naman ang nag-ano ngayon. Men, eto, promise. Itong combo talaga na to. Ang ano, ang aso at pusit. Combo. Hindi kayo lima sa mapa, pito kayo pag yan, trami, ang hirap na. Kailangan na kayo na dyan. Yeah. Iwas po soy AOE. Kapo palang enjoy na ako sa Atlas ni Eason talaga eh. Parang okay. Isa yata yung sa pinaka masterful ba command ng Atlas na nakita ko. Parang ano eh, di ba sabi ko nga, tumataas kilay ni Rafflesia eh. No? Oo nga eh. Parang nakikita ni Eason eh. Nakagano na si Rafflesia eh. Parang hindi, parang umahalo eh. No, mainit to ah. Oo, kaso, pero tumagilid sila kaya Eason eh. Tingnan natin yung impact talaga. Parang hindi mo na talaga pwede. Tama ka pa rin, Manjin. I mean, na, hindi ko pa rin maintindihan yung pusit is duck, ay, pusit aso combo, pero pero kasi, ang impact talaga nung ano, nung Atlas. Oo. Kasi, si Popolin ko pa may aso, si Atlas, pusit. So, pusit nga. Basically, ang daming units sa kalaban nyo, so maliligo yung pari. Pero, I want to reiterate, hindi ba ang Atlas talaga yung pusit? Yung pusit talaga yung Atlas. Yung tapos robot. Yung robot, yung armor. Oo, oh, parang, oh. Oh. Para siyang si, ano, si Krang ng Ninja Turtles na kalaban. Ay, opo. Oh, andaan na ng reference ko, ano? Oo, okay, kasi may bagong Ninja Turtles eh. Wala na. Isa na lang nga daw yung natira eh. Natira eh, oy. Oh. Well, anyway, guys, eto, we have a Tiago now sa side dito ng Team Chick. No? Making sure na kung ano man yung pressure na ginagawa ng IFES Esports, pwede nilang mapunish. They also have the Hellcurt as well, you know, to give a very hard situation dito para sa carry. Pero, yeah, they have the Uranus, they have the carry naman para sa side ng Team IFES dito. Eto yung, sa akin, okay talaga yung sa kanina, yung sa IFES Esports. Mistakes lang. Oh, di ba siya yun nga yung mistakes eh? Pero para sa akin kasi ano, yun yung pinakamadali i-adjust eh. Yung mistakes eh. Kaysa sa tendencies. Ano to kasi, pag MPL kasi gusto mo Action Jackson. Kaya nag-adjust sila ngayon. Yung lineup nila Action Jackson na talaga. So kung votation tayo, gonna be putting my vote on to IFES Esports dito. Wag na lang ulitin yung, wag lang talaga ulitin yung mistakes nung ano, nung kanina. Yeah, I'm putting my vote. May pakiramdam ako na Team Chicks eh. Kasi eh, Chang'o right now, solid hindi nung ka makakalap. Eh, solid nung damage comp, zoning comp, global presence because of the Dark Knight Falls. Even though merong Avatar of Guardian, okay lang. So Dark Knight, pagka Dark Knight Falls, hindi mo alam, baka may tumatama na sa yung Meteor Shower. At kaya nilang ma-burst yung Uranus. Anyway, yeah. May crit sila, may damage output pa sila. So, yun lang naman yung problema sa Uranus. Kailangan mo talaga ng burst na hero. Mm-hmm. Damage. Mm-hmm. Pag mabigyan ng chance na maka-regenerate eh. Ganon, di ba? Sagutin mo na may hilda rin. Kanina so, no, nung sinabi, sabi, walang pang-tank, no? Ngayon, ang solid nung frontline. Hilda. So, may hilda, may ano ka, katakacha, may Uranus ka pa. Kompletos, Ricardo. Parang gigil pa rin eh, no? Sumobra-sobra din eh. Oh, Brusco boys eh. Brusco boys men eh. Jumbo day eh. Pero makikita natin ha, tabla pa rin ang laban. Chang'o, ano to, Chang'o purple, tas ibibigay nila yung, men, okay, akala ko, Popol and Koopa Marksman to, Hellcurt pa rin ang pinapalakas nila. Ayun nga, pumasok ng Hellcurt dito, Deadly Poison Stinger, Meteor Shower, si Trimar ay tatakbo lang, meron mo siyang dash out, nakapag-dash out, pero hinabot siya ng pusit! Yeah. Welcome to Calamares City, pero boy pa rin, si Trimar, Jester doesn't have the fatal links to get Trimar. Yeah, and in my opinion, medyo hindi nasulit yung stall na ginagawa ni Trimar doon. Parang pumuesto-pwesto pa ng konti yung IFES Esports, very much willing to take the fight. When in fact, they could just really utilize the Uranus, no? Na ano, na talagang pangkuha ng attention ng Team Chick, which is kinukuha din ng team, nakukuha naman talaga yung attention ng Team Chick doon. And that's the problem. Tas kanina, na-deny pa yung si Aji, na-deny pa yung carry ulit ng coin doon ng ano din, Tabs. Oo nga. Pero sa akin okay lang eh kasi kahit paano may onting delay sa side ng Team Chick. But then again, hindi nila na-punish yung delay. Oo, hindi. Tumayo-tayo yung EPS eh dun sa may side brush. Thinking na they can surprise Team Chick dito. When alam naman natin ni given na 'to eh na kapag mga ganitong level of play, na-seasoned na yung mga teams na kalaban mo. And if this is the case, no, with the way these rotations are done,
Well, they're gonna be trading that. So, mukhang okay lang din sigurong mamaalam si Tremar doon. Uranus naman yan eh. Pressure will still continue on that guy despite a few deaths early on. There you go. There you go. Na-pressure na nga siya dito at nabasag na yung top lane. Basag na rin yung bottom side. Pero mukhang sabi ng Team Chick dito, kailangan na natin magsama-sama. This is a Hellcurt with an execute pala, pare. So, hindi siya yung usual Hellcurt ngayon na setup nung Petrify tapos Deadly Poison Stinger. Ginagawa niya dito is execute lang to burst para mapatay talaga yung Uranus at saka yung Hilda. Kailangan nila eh. Tsaka meron naman silang Chang'e din eh for the early DPS eh, di ba? Pero eto lang, ang dami na nilang nabato. Buti na lang na-score dito na Team Chick ngayon. Yung Turtle, mga kaibigan. Tremar again, getting that attention dito mula sa APS Esports. Nasaan ang parsa natin? Wala pa. Yadjo mo na pre-hit lanes dyan. Merex can be the front line as well. The Hilda na maalam. Double kill. Pansin si Yadjo. Chase down dito ng Chicho Dog. And that's it. That is actually a 5v2, 5v3. Pero tol, pansin ko, naaurahan na itong APS. Naaurahan na yung APS. Man, ang ganda pala ng... Ang ganda pala ng combo ng Chang'e sa isang Atlas at saka Popolin Kupa. Kasi yung Atlas, yung passive niya, yung kapag linabas yung Frigid Breath, may super slow eh. So habang inaabol ka nung Vinegar Pusit, tatamaan ka nung ano, Meteor Shower, madali kang masyushutan ng mga ano. Vinegar Pusit. Oo. Ng Meteor Shower. Si Atlas, Vinegar Pusit. Well, yeah. And the idea here, ironically, no, I keep on mentioning na parang wag nyo banatan ng tank. Pero ang Chang'e ang ganda sa tank eh. Kasi ang bagal ng mga tanks inherently. Tapos nawawala yung kunat ng tank kay Chang'e talaga. Kasi kapag salo naman lahat ng tank, yung damage ni Chang'e, hindi na siya makakapag-tank para sa iba pang mga bagay, di ba? Correct. Hindi niya mapaprotektahan yung iba ng mga teammates. And ang ikli kasi ng ult, ang ikli ng cooldown ng ult ni Chang'e. Ayun, speaking of tank, ayun na nga, pinaulan na niya ng mga seasoning. Chang'e, ladies and gentlemen, even having the turtle buff as well. Pabo will try to go one-on-one with Aji, but Aji will get that victory, but it doesn't change the fact, Shinbu, na ang Team Chick ang nanguna sa laban na to. Ayun na yung setup from the Hilda and Arteezy going in for the Feather Airstrike. Medyo confusing ang mga nangyayaring skirmishes ngayon. Kuya Shinbu, mamatay ata si Arteezy dito, pero feeling ko Team Chick pa rin. That's really focused. Parang lamang eh. Hindi lang lamang na talaga, paring Manjin. Parang nagka-aurahan, no? Pero malay natin, baka may mistake din na mai-commit dito yung Team Chick. We are observing the gold lead. It's 2,000. It is a good lead, no? Early on. Pero not something na, alam mo yun, parang forever naman na mag-i-stick. Pwede pa rin mabawi talaga. Depende sa third position. And Aji naman is not, dying eh. Oy, darkness. Oy, nako, Avatar of Guardian. Na-set upan dito yung paring Atlas natin. Oy! At, ayun yung Meteor Shower sa likod. Pero yung DPS damage, Deadly Poison Stinger getting 2. Yun yung unang patay dito yung paring set. At makakuha pa siya ng pangalawa. Actually, Aji, so may pinaharapan niya. Yeah, he's kiting back here. Hotdog, habol doon. Aba, Phantom stepping in. Hagip pa, double killing. Ayun si Aji, tol. Tol, relax. Relax lamang lang, tayo, sabi ni Aji. Kalmalicious eh. Pero kanina saya po siya niya. Hindi siya relax, ha? Or feeling ko hindi siya binakapan. Feeling ko okay lang binakapan yung Hayabusa na kanina. But on the Gillette instant replay, can actually look here, no, na Aji has been not a really target here ng Team Chick. I think Team Chick now keep on sticking on the idea na malambot yung tank na yan, kaya natin patayin kahit ignore na muna natin yung carry. At nabasa siguro to ng carry on the idea na he became really aggressive. He was even part of stepping in just to tag the PNK. Actually, pareha sila naghabol eh. Yung dalawang teams. Pareha sila naghabol kay Shinbu to the point na pwedeng napapanish na yung paghabol nila. Pero mukhang eto na. Eto na nga, lumabas na yung Vinegar P. Oh, fataling sa tatlo pero mag-isa lang siya. Super stable na dito. Pero ako di... Ang kulit ni Gax, tol, sinayawan si RTC sa harap. sinayawan niya yung Feathered Airstrike. Ang problema, within melee range siya nung energy impact. Yung buga pa rin ni Parsa. So, yun yung pumatay sa kanya first kill ni Parsa. Map din yun.
and also the curse scroll down for the stun. At biglang nag-escalate na nga to, pero look at that. We got Set as well doing his jump onto the top lane side. Pumresure, pumasok si Chester doon. Nagdala ng Meteor Shower ngayon. Kasama din yung ating Chago. Habang si Set na nga free hit na makakuha ng inhibitor turret dito. Double kill, uuwi yung Parsa natin. Pero I think hindi niya na maaabutan ang kanyang mismong inhibitor turret. May iwanan si Lotus dito dahil wala na silang no choice. They lost an inhibitor. Sinahay ko, pero alam mo, tol, medyo fights and decision making are all over the place. Yun lang yung napapansin. Oo nga eh. Parang bawal. Parang pareha sila nag-aano eh. Pareha silang may coach. Pero ang sabi ng coach ng Team Chicks dito, sabi, oh, push lang ako. Oh, clash nyo. Ganun yung nangyari ko yung Shimbo to the point na nakabasag ng libre si kaibigang Scent sa top lane. Scent, 5-1-2 na. Parang feeling ko EPOs kaya nila to late game kasi carry pa rin sila. Pero look at this pare ha, Thunderbelt yung carry. So medyo, even though may proc ng damage pa rin yan, yung maganda kasi sa ano, sa Endless Battle, meron kang kahit potential eh dahil dun sa isang component, yung pwede kang bumilis. So hindi ka makakatakas ka agad. Alam mo yun, parang at least ngayon pabuo niya na. So medyo magiging okay pa din. So yung damage pa rin ng EPOs, eh, okay pa din. So even though basag yung top lane nila kung yung Shinbu, parang hindi pa rin to tapos eh. Yeah. Parang kaya pero pa. Pero tol, Thunderbelt priority sa carry ah. Dinelay niya yung kanyang Endless Battle dito. Ayun well, ma-unlock naman. He needs to utilize that. He needs to become more aggressive now. Kasi may durability tank siya eh. No? Pero, ewa, ako I feel wala like na, nabuo na eh. Sa mas maganda sana kung talagang gumamble ka na muna on putting that damage. Maybe yun na nga kailangan ni... Medyo may pagka-solo build yun eh. Parang solo player na eh, na hindi ka umaasa sa teammates mo mapoprotektahan ka, kaya nagpakunat ka. Parang ganun. And, kaya medyo ganito yung tono ko guys, no? Kasi ang inoobserbahan lang din natin dito, hindi lang basta yung panalo eh. Hold the thought, okay? Set here, receiving some burst. They will advance, pero napaka-narrow ng corridor na yan. They can be stopped there by the Parsa just with a curse crow. Pero yun, bakit ganito yung tono, Tol? Kasi hindi lang naman panalo sa main qualifiers ang dapat yung panoorin, mga kababayan, no? Kailangan mo rin observahan talaga, do these teams deserve to get into the MPL? Parang, may tanong eh, hindi lang naman panalo-talo yan eh. Parang may tanong din eh, sa ganitong laruan ba, sa ganitong klase ng laruan, decision making, tinitingnan nyo yung bawat players. Ang MPL ba talaga to? Parang gano'n, diba? Kalibre eh, no? Kalibre. And yung pagkakaroon ng mga fights all over the place, makikita mo eh, no? Makikita mo eh. Yung ano, ano yung pa eh, no? Parang beats pa eh. Beats. Pero of course, remember that the series is not yet over. Let's see if we will see a moment of greatness and a moment of being legendary mula sa mga players natin. Just in the middle! Napakaganda ng bitas doon mga kaibigan. Pero eto na ata yung perfect meteor shower. Pero sila paring Lotus ay makunat-kunat pa rin. Hindi na matay, tumama second skin dito. Pero si Set, wala po! Pumasok mag-isa! With the DPS bawas! Na yun, ayun yung sinasabi natin Avatar of Guardian. Mauli ata dito sina Hotdog! Hotdog, Hotdog, Hot Diggity Dog! Mimaw will take the pick off. Tatlo matitira di. Actually, tatlo pala ang patay dito sa Titans Team Chick, and mukhang libre ata to para sa EPOs. Mukhang comeback question. Kita si Chango doon. Sumayaw-sayaw si Kax. Dapat kanina pa siya nagtago actually sa may side brush, mga kaibigan. May idea si Lotus na pwede mag-ultimate si Kax doon. But let's see here. Chester in the middle. May Aji here in a top position. Tapos gusto siya patamaan ang Meteor Shower na isecure pa rin ng Blue Side Team ng EPOs Esports. Yung ating Lord lang din. Pero hinahabol siya yata ng Calamares. Vinegar Pusit. Nagaya ko na paring margin. Mar 3 dito. 3 mark pala. Jester naman ang mababati niya. But I think that should be it. Wala na ring objectives na pwedeng ilabad dito ang Team Chick. The Lord goes into the hand of EPOs Esports. Tol, yung split push ni Seth kanina ang sakit sa ulo. Ang sakit sa ulo pa rin. Ibig na problema yung EPOs Esports. Yung butas na inhibitor turret setup. Ang laking problema nun para sa EPOs. Kailangan din kasi nila yung power support na spam eh. So may persang far side dumepensa. Pero feeling ko dapat yung Uranus na lang. Yan o, si Tremor. Yung dumepensa dahil sa defensive output niya. 12 to 14 pare, di pa tapos. Pero may chance kasi yung Team Chick mag-all in. Na feeling ko kasi ano eh, nagkakaroon din ng miscom sa Team Chick kung ano eh. Kung sino yung tatargetin, kung papasok ba o hindi. Parang nasa call eh. Di ba? Parang masyadong malalim minsan yung pasok ni Saint kanina. Yung ganun, tas wala na palang mga follow-up skills.
Piling ko may ganun silang dilemma na pwede nilang solusyonan sa next few team fights kung sino ba yung magiging main target. Well, well, at least si Aji, alam mo yun, na is failing, is getting the pre-hit, and that DR is doesn't like sent to able to tag Aji here. Pero they can macro this eh. That's the thing. Monster kill already. Online pa rin yung Parsa. Lapit si Aji dito. May natot pang nagawa. Tabu here is gonna be going down. Jester also tries to put the lay down ng kanyang Fatal Leaks. Yung damage ni namayat na yung Stars. Mimaw, makakataka. Super kill and double kill secured by Gax. Ayun na nga. Uy, yung sa mid. Yung sa mid. Macro talaga. Na, yan, macro na. Macro gamers na, men. Even though mega kill si Aji, sabi ng Team Chick, tama na. Ayaw na namin lumaban. Alam niya na eh. Alam niya na. Kahit ano, ang makulit dito, split push na Hellcurt. I mean, wala naman talaga choice. Yun yung pinakatama. Pero ang medyo nakakatuwa lang dito, hindi magamit yung execute. Panglasit na lang yan mamaya. Ipe-ever mag-clash. Ayan yung ano ngayon, kakaibang approach. Parang, sige, split pushin mo. Splitin mo, tol. Splitting. Well, nagiging effective naman kasi yung EPOs, si Kari lang din yung damage nila eh. Yung Parsa kailangan makaseta, pero paano kung maiwasan na yung Parsa? All goods na. Buhay na ang Team Chick. Malupit so ngayon, Kung magko-command ka, tol, sa gitna, ano, ng kunyari magko-coach Gamol ka, ano, sasabihin mo, split push sa gitna. Oo. Split push pin mo, yung sa gitna. Ayan na, well, the thing here is that equipped naman yung FSU Esports na lumaban. Ang curious ko lang, knowing the capabilities nitong two teams, hindi ko masabing confident ako ng FSU Esports mapupush nila yung inhibitor turret. Mahirapan sila dong, ang dami kasing units ng Team Chick. At saka ang kunat. Even though may napilitan pa yung Parse si RTZ mag-divine glaive dito para madagdagan yung proc ng magic. Sila yung nakakapag-push dito, pero sila yung nadadaan sa macro eh. Pero tingin ko, Shin, natuto na rin yung EPOs eh. Parang sabi ng EPOs, kami din, Kuya Shin, Kuya Manjin, magmamacro na din kami. Ito na oh. Hindi na kami pipilit ng clash. Ayan, nag-1-2-2 nga sila ngayon eh. Or minsan 2-2-1. Na, mag-isa na lang si Trimar dito. Actually, okay na yung Uranus na yan eh. Online na yan eh, no? Grabe naman pressure yan ng side lane. Pero ito yon. Ang mayayaring next 5-8 point ng larong to, no? Would be the Lord. 15 seconds, but pas yung Lord, mga kababayan. And the idea here is that baka yung Team Chick, ikakapitalize talaga ng Team Chick. Tingnan mo ngayon, si Seth, nasa top lane na. Kasi magsisimula na yung Lord fight. Ilalaban ito ng Team Chick 4v5. Ang IPS Esports, tingnan natin kung mag-a-adjust. Andun na si Aji. He will go for the Lord. Pag tumunog yung Lord, kukomit na si Seth na mag-push din sa may top. Pero may paggabi, medyo alam din to ng EPOS Esports, kaya binabox out na nila. I think nag-lord na ata yung carry dito, pero basta yung We Are Angry, that is going to be the knock of the Parsa. Lumipad na siya with the Wings by Wings. Yung Lord, umatake pa rin dito, pero apat na dito side ng Team Chick. Papasok Jester dito, ayun na, hinakap mula sa Lord. Kalati na, actually, mamatay na ata yung Lord dito. Oh, Fatal Leaks, patay ang Jerms, pero mukhang okay na. Dali. Yung Parsa dito ay maubos na din. Tatlo ang nawala sa EOS Esports habang si Seth ina-cycle lang sila sa taas. Aliyup technique. Uranus is alive pero mukhang nadaliwap. Thunderbelt delayed damage sa item. Delayed damage because of that, hindi ganun kabilis yung pagkuha ng Lord. Although may durability yung carry, hindi niya kaya sanang i-1v1 yung Lord. Kung ako i-1v1 ko yung Lord, I would lean more not on tankiness but more on damage. And yun yung kinapitalize ng Team Chick. Dumiretso lang. Ang pinalapit lang ay si Jester and si Pabu. And that's it, ladies and gentlemen. That's the rule of MPL talaga. Mistakes are unforgivable. And yeah, that's gonna be Team Chick.